Okay, your subject to me is actually differential calculus, and we have actually a 3-unit subject. At ang schedule natin is every Thursday, 11 o'clock to 2 o'clock. So dito sa course natin, sa section natin, merong computer engineering, meron ding civil engineering student na pare-pareho mga freshmen. And lahat kayo puro mga first year college student ng engineering department. So I think pinagsama yung section B and section C at saka yung computer engineering, no? Sa isang section na lang. Kasi kukunti lang yata yung sa section B. So inabsorb na ng section C at saka ng computer engineering. Ang dating magkaiwalay na dalawang section na engineering, naging section B na lamang. And then nakamerge yung computer engineering sa schedule natin. Okay, regarding about me, myself, wala na akong gustong sabihin pang marami. Basahin na lang ninyo yung pangalan ko. Yan ang aking full name. So, Danilo Magat Guzman Jr. So, yan yung buong pangalan. Hopefully, makakasama ko kayo from first year hanggang fourth year college nyo sa inyong mga engineering subjects. Specifically, I think differential equations, mga ganyang subject. Like integral calculus, depende kung ano yung load na may bibigay sa akin sa aking pagtuturo sa Holy Cross College. So before we start, gusto kong umpisaan ang ating lesson sa isang napakagandang food for thought. Once we accept our limits, we go beyond them. So once na inaccept daw natin ang ating mga limitations, balang araw, we will go beyond them. Masasurpass natin ang mga yan. Ang lalim, di ba? Ang nagsabi niyan, walang iba kundi si Albert Einstein, na isang napakagaling na scientist. So pinili ko yan kasi connected sa ating lesson eh. Sa ating introduction sa differential calculus, limits of a function. Kapag naririnig yung word o yung phrase na limits of a function, ang unang naisip ng mga kabataan na mga nag-aaral ng engineering, math yan, calculus yan, mahirap yan. Kasi narinig yung limits of a function eh. O nga naman, calculus yan. At saka sa algebra. Pero hanggang dun lang ba yan? Wala bang malalim na ibig sabihin yan? When we're speaking of limits of a function in real life situation, pinag-uusapan natin yung iba't ibang creation ni God na ang bawat isa sa mga ito may function. Parang tayong mga nilalang, may function tayo, pero wag nating kaliligtaan ang ating function. Limitado. May limits yan. So kapag pumapasok yung word na limits, let us always remember na pasok din yung word na boundaries. Kaya tayo nagkakaroon ng limits kasi naka-boundary lang yung ating function. Ang ganyan lang ang sakop ng ating function. Kung civil engineer ka, hindi ka pwedeng manggamot. Kasi nakalimit lang ang trabaho mo sa engineering. Ang pwede mo lang gawin, magtayo ng mga structures like bridges, high-rise building, dams, irrigation, more on soil mechanics, geotechnical engineering. So ang ganda yung trabaho mo. Pero si God, napakabait, di ba? Kaya ito muna yung isang slide natin. Limits of a function. When we talk about the limits of a function, ito yung three words na lagi ninyong tatandaan. Limitations. Boundaries. Functions. Si God napakabait.
Binigyan niya tayo ng buhay at may function yan. Binigyan niya tayo ng blessing, may function yan. At dahil malaki yung tiwala ng Diyos sa atin, okay, ang limitations natin, napakalawak. Ultimong good, ultimong bad, pwede natin gawin. Pero into reality, if you will believe in God, nakalimit lang ang function natin sa paggawa ng mabuti. Pero ang ibinigay sa atin ng God, pwede tayong mamili. We can do good, we can do evil. Kasi binigyan niya tayo ng free will. Pero kung susunod tayo at magiging obedient kay God, ang gagawin lang natin is good. That is why, sa lesson natin, may mga negative limits, may mga positive limits tayong may encounter sa mga calculation natin. So, nasa sa atin kung paano natin palalawigin din ang limitasyon natin, ang limitasyon ng ating function. Halimbawa, binigyan ka ng opportunity makapag-aral. Okay? Para mag-grow. Gusto mo makatapos ng civil engineering. Eh, hindi ka masyadong nag-aaral ng lesson. Konti lang yung matututunan mo. So, yung knowledge mo, limited lang dun sa pinag-aralan mong kakaunti. So, masikip yung boundary mo. Hindi malawak. Kasi kukunti lang yung nalalaman mo. Pero kung masipag ka, lalawak yung boundary na nasasakupan mo. So matindi yung limitations mo. Marami. Marami kang alam eh. So ibig sabihin, pagdating sa licensure examination, marami kang maibubuga. Kasi pinapaganda mo yung sarili mo, yung function mo. Okay? Tayo din ang gumagawa ng sarili nating mga limitasyon sa buhay. Tayo rin ang nagpapaganda ng gamit ng ating mga functions sa buhay. So that is limits of a function in real life situation. Kahit na binigyan tayo ng malawak na boundary ni God, binigyan tayo ng free will, nakalimit tayo sa paggawa din ng maganda at ng masama din, dapat piliin na natin yung mga positive limits. Okay? Yung paggawa ng mabuti. Hindi yung paggawa ng hindi tama. So if you want to become a successful civil engineer one day, use your functions in doing good. Isipin nyo na lamang na nakaboundary lang tayo palagi sa paggawa ng mabuti kasi yun ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, wag tayong magpapasubo palagi sa puro competition lang. Kahit na matang pinag-uusapan natin at alam natin mahirap yan, wag tayong puro calculation lang. Tingnan din natin yung deep meaning ng mga pinag-aaralan natin. Kahit na mga numero yan, may mga messages na nais iparating at ipaiwatig sa atin. So, we have now our differential calculus subject to start with. So, meron tayong course description at akin munang babasahin. This is an introductory course covering the core concepts of limits, continuity, differentiability of functions involving one or more variables. This also includes the application of differential calculations in solving problems on optimization, rates of change, related rates, tangents and normal, and approximations, partial differentiation, and transcendental curve tracing. You have to study differential calculus kasi kailangan nyo munang mag-prepare para sa susunod na mas mataas pang subject, integral calculus. Isa pa, bakit kailangan pag-aralan ng differential calculus? Iniyaanda namin kayo sa physics subject ninyo at sa mga IR
mathematics subject ninyo at engineering subjects ninyo. Kasi sa physics, kung hindi maganda ang foundation mo sa calculus, meron kasing physics na differential calculus approach or calculus approach, mahirapan ka sa physics kung hindi mo naiintindihan ang calculus. And take note of this. Since nasa calculus na kayo, yung mga subject na napag-aralan ninyo before, balikan ninyo. Aralin yung mabuti. Mag-review kayo. Balikan ninyo yung mga napag-aralan at naituro sa inyo ng inyong mga guro sa ibang mathematics subject. Nung nasa senior high school pa lamang kayo, junior high school, mahalaga yung mga yan. Makakatulong sa inyo ng malaki dito sa differential calculus. That is why meron pa kayong subject na isa ngayon, Mathematics for Engineers. Ginawa talaga yon, idinesign talaga yon para makatulong sa inyong mga mag-aaral dito sa Holy Cross College. Where in fact, sa ibang eskwelaan, wala namang ganyan na subject na kasama sa curriculum. Pero dito, inisip namin yung kapakanan ninyo para mas lalo kayong matulungang matuto at maiangat kayo academically sa inyong course na napili, which is actually civil engineering. So, yung lesson natin is module 1, chapter 1. This is good for week 2 and week 3. So, yung week 2 and week 3 natin, ito lang yung ating tatalakayin. So, these are our objectives in our today's session. Pakibasa mo nga, Lacson, Mrs. Jubel, ang ating objective number 1. At state the definition. Okay. State the definition of calculus and its importance in problem solving. Okay, so that is our objective number 1. At the end of the chapter, the students would be able to state the definition of calculus and its importance in problem solving. Kasi sa totoo lang, ang calculus, pang business din yan. Kung titingnan ninyo yung curriculum ng mga accountancy students, meron silang tinatawag na business calculus. Ginagamit din sa business ang calculus sa ibang mga countries. Okay? Calculus foundation niya sa differential equation. Sa medicine, ginagamit din ang differential equation. To tell you frankly, sa probability, importante din ang differential calculus. Sa engineering, napaka-importante niyan. Mga derivation of formulas, yung ibang mga formulas na ginagamit natin, na derive sa calculus. Okay, second objective, pakibasa mo nga, Daniel Amparo. Using correct notation, describe the limit of a function. Okay, so we can actually know how to describe the limit of a function after the discussion. And also, using correct notation. For the third one, familiarize with the basic theorems on limits of a function. So, napakaraming theorem, napakaraming mga formula din sa limits of a function. Although ako, before, hindi ko muna dinidiscuss ang limits of a function. Inuuna ko muna yung mga formulas. But by this time, sinubukan ko namang iuna yung limits of a function. Inuuli ko lang ito kasi mayroong ibang pamamaraan sa pag-solve ng limits of a function kapag nag-evaluate tayo. Ito yung tinatawag na L'Hospital's rule. Maintindihan mo lang ang L'Hospital's rule kapag marunong ka na mag-differentiate gamit ang mga formulas natin. Kaya lang dito, inumpisan ko muna sa limits of a function. Okay, fourth one. Pakibasa mo nga, Chris Mungkal. Sir. Ano yung pang-apat na objective natin? Evaluate limits using factoring method. Okay. Meron kasing mga situation na kapag nag-substitute tayo ng limits sa isang variable, makakakuha tayo ng result na indeterminate.
So, hindi pwede yun. Bakit indeterminate? Kapag 0 over 0 yan, sigurado indeterminate yan. At dahil indeterminate yan, ang gagawin natin, i-apply natin yung mga kaalaman nating natutunan sa factoring. Yan, ano ba yung mga factoring na yan? Actually, we have 8 types of factoring. Enumerate them. Una, sum and difference of two odd primes. Addition and subtraction of suitable term. Factoring by grouping. And then meron pang trial and error method or the trinomial with distinct factors. Perfect or trinomial, difference of two squares, sum and difference of two cubes. Factoring by grouping, nasabi ko na yata. And also, IS common monomial factor. So all in all, we have 8 types of factoring. So obligado kayong balikan ngayon ang mga yon para makakop up kayo dito sa limits of a function. So balik-aral kayo sa mga napag-aralan nyo before. Know the formulas of special limits. Later on, I will introduce them to you. Know the steps in applying the three-step rule in order to determine the derivative of a function. Ito yung long method. Okay? Minsan, mas magandang alam nyo rin ang long method. Kasi sa long method, dahil maaba yung journey, mas mapipil ninyo yung trial. Mas mapipil ninyo yung essence ng trial. Kasi the longer, the better. Kasi mas marami kayong mararanasan. Mas marami kayong magiging experience sa computation. And you know what? Experience is the best teacher. So that matulungan kayo pang maigi na lalong malinang yung kakayanin nyo sa calculation. And the last objective, determine the derivative of a function using the three-step rule. So yan yung mga objective na kailangan natin ma-met within the session. Next. So meron muna akong inianda, no? So this is what we call a pretest. Unscramble the following letters to determine the word which will make each statement true. Blank is the fundamental tool of differential calculus. What do you think is the right term? Derivative. Okay, very good. So nakuha ninyo. Pwede kayong mag-answer in chorus para mabilis lang tayo. Derivative is correct. So okay, let us have number 2. Is a particular method or system of calculation or reasoning. What do we call this? Calculus. So you got it again. Correct. Very good. Another one. Is a relationship or expression involving one or more variables? Function. Okay. So you got it. Very good kayo. The blank variable is also called the outcome variable. Dependent. So tandaan ninyo, kapag dependent variable, yan din ang tinatawag nating outcome variable. How about this one? The study of continuous change of a function. Calculus po. Calculus. Okay, again, you did it right. Very good kayo. Okay, next. Another question. The blank or these blanks are used to define the continuity, integrals, and derivatives in the calculus. Limits. Okay, very good. Limits po. And blank is also intervening time or space. Interval. Interval. So the correct answer is interval. These blank variables are the inputs to the functions that define the quantity which is being manipulated in an experiment. Independent. Very good. Independent, sir. Next. Differential calculus is a branch of mathematics concerned with the determination and blank of derivatives. Application. Okay, so far you're doing great. How about this one? A blank is a quantity that may change within the context of a mathematical problem or experiment. Anong sagot niya dyan? Variable. Okay. Correct.
Very good. So, yun yung pretest natin. Nakuha na natin correctly. So, continuation. And then, we also have another pretest. Ito yung mga sasagutin ninyo. Actually, dapat sagutin na ninyo ito eh. Pero after na ng discussion, isama na lang ninyo sa inyong mga activity. Yung limang yan. So, evaluate the limits of the following functions. Magsabay-sabay na lang ninyo kapag binigay ko yung requirement. And for the third one, solve for the derivatives of the following using the three-step rule. Yung long method na gagamitin ninyo dyan. Ibig sabihin, mag-aanap kayo ng derivative gamit ang ating three-step rule. So bago tayo mag-proceed sa mga formulas, kailangan marunong muna kayong mag-anap ng derivative using our long method. So for our module 1, chapter 1, for our preliminary concepts, ang lesson 1 natin is all about limits of a function. Calculus deals with finding the different properties of integrals and derivatives of a function. So yan ang ibig sabihin ng calculus. It is based on the summation of the infinitesimal differences. Another definition, calculus is the study of continuous change of a function or a rate of change of a function. Kasi yung gamit ng function natin, pwedeng magbago eh. You know what? Tingnan nyo, ang rate of change sa function. Example, into real-life application. Nakabili ako ng brand new Xerox machine. At yan ay ang ginagamit ko sa pag-aanap buhay malapit sa isang universidad. Ako yung operator. Ako rin yung mayari ng Xerox machine. The first year, the second year, na bago pa lang yan na ginagamit ko sa pag-aanap buhay, araw-araw, matindi yung production. Kasi mabilis pa yung function nung Xerox machine. Di pa yan nangiipit. So I think siguro kada araw nakakapag-Xerox ako ng 2,000 copies. Let's say, 2,000 copies. Pero habang tumatagal, di naglalaw, nagde-depreciate yung function yan. Ang depreciation hindi lang sa piso. Ang depreciation pati din sa function pwedeng mangyari. Hanggang sa bumabagal yan. Hanggang sa tuluyan lang hindi pwedeng gamitin yan. Kasi may angganan. Nag-gets ba ibig ko sabihin? Kaya mayroong changes. Okay, that is just one example. Application yun lang, calculus. Sa pagtakbo ng vehicle, hindi naman laging ang takbo niyan 50 meter per seconds. Minsan, pwede rin magbago yan, lalo na kapag inapakan mo yung pedalo, kaya yung preno, babagal ng konti yan. So, application yun lang calculus kasi mayroong rate of change in terms of velocity. Okay, so let's continue. It has two major branches and those two fields are related to each by the fundamental theorem of calculus. May dalawang branch yan. Ang pinag-aaralan natin at present, differential calculus. Sa susunod na semester, may encounter na ninyo ang integral calculus. So at present, differential calculus muna tayo. The following sem, integral calculus. Bakit nauuna ang differential calculus? Para maging preparasyon natin sa integral calculus. Hindi ka kasi makakapag-integrate kung di ka marunong mag-differentiate. Kailangan nyo munang maasa sa pag-differentiate. Okay? Definitions of differential calculus again. Kailangan maintindihan nyo talaga ang meaning ng differential calculus bago tayo mag-solve ng kung ano-ano sa calculus. Pakibasa mo nga, Princess Erica.
Di kita marinig anaknya. Differential calculus deals with the rate of change of one quantity with respect to another. Hello? Hindi ko marinig. Yung unang paragraph, anak. Differential calculus is a branch of mathematics concerned with the determination, properties, and application of derivatives and differentials. Exactly. That is one definition of differential calculus. Again, pakibasa nga yung pangalawa, Jelena Salas. Differential calculus deals with the rate of change of one quantity with respect to another. And these are the other definition of differential calculus. Differential calculus basics. For any given value, the derivative of the function is defined as the rate of change of function with respect to the given values. Differentiation is a process used to find the derivative of a function. Minsan ang function, kailangan natin talagang i-differentiate. Okay? Tayo, into reality, yung function natin, sa function natin sa buhay, minsan kailangan natin mag-differentiate. Kailangan nating magpakumbaba. Okay? Para mag-integrate tayo, para umangat tayo. So, yun ang kagandahan ng differential calculus and integral calculus. May morals. Functions. Pakibasa mo nga, Romel James Macaspac. A function is defined as a relation from a set of inputs to the set of outputs in which with each input is exactly associated with one output. The function is represented by f x. Okay. Sa function kasi, 1:1. Okay? Laging ganyan sa function. Kapag hindi 1:1, hindi yan function. Malamang relation yan. Okay? Take note of this. All relations are functions, but not all functions are relations. That's reality. Lahat ng relasyon sa mundo may function. Pero hindi lahat ng function may relasyon. Oh, ulitin ko ha. All relations are functions, but not all functions are relations. Lahat tayo may relation to each other. Okay? At ang bawat relasyon natin, ang bawat isa sa atin, may function. Pero hindi lahat ng relation nagpa-functions. Baliktad yata, all functions are relations, but not all relations are functions. That's it. Lahat ng function may relation, pero hindi lahat ng relation may function o nagpa-function. O, yun, no? Para mas baliwanag, baliktad lang. Okay, let's continue.